Hi guys, good morning, good morning. Ayan, isang malamig na umaga ngayon dito sa United Kingdom. At ngayon pong ito ay once again nagpapasalamat ako dun sa mga kaibigan natin na patuloy na nagsusuporta sa channel na to, dun sa mga nagsusubscribe, yung sa mga bago nating subscribers, welcome po dito sa channel na to. And hopefully, may mga natututunan kayo dito. Sana may mga napupulot kayo na kahit na kaunting informations, na kahit na kaunting aral dito sa mga videos na napapanood ninyo. Ngayong umaga pong ito, ang pag-uusapan natin is kapag ka nagkasakit ka po ba, abe, ang question is, kapag nagkasakit ka po ba, alam namin na in a way libre yung ospital, pero libre din po ba yung mga gamot? So, sasagutin po natin ito sa pagbabalik natin dito sa channel na to. Let's just roll on the intro. Ayan. Maraming salamat. Welcome back again. Ayan. At syempre, salamat dun sa mga ibang nagtatanong, no, sa mga naghahanap ng mga informations. Ang topic natin ngayong umagang ito is libre po ba ang mga prescriptions? Libre po ba ang gamot kapag ka ikaw ay na-ospital o kaya kapag ka ikaw ay bibili ng gamot na kailangan mo pag ikaw ay nagkasakit dito sa United Kingdom? So, libre po ba? Yes and no, no? Yan ang sagot. Straight answer, real talk, yes and no, no? So, hiwalayin natin sa dalawang segment, no? Sa dalawang, hiwalay natin yung dalawang, sagot, no? Una is libre ang gamot pagka ikaw ay na-ospital, no? Libre ang gamot pagka ikaw ay may diabetes, no? Lahat ng prescription mo libre. Katulad ko, may exemption ako, may exemption certificate ako na binigay sa akin, inisyo sa akin ng NHS, ng GP, ng aking doktor, no? At ipapakita ko lang yung certificate na yon. Hindi ako magbabayad ng prescription. So pag halimbawa ay pumunta ako sa butika, may kailangan akong gamot, ipin-prescribe ng doktor yun, inireseta ng doktor, hindi ako magbabayad ng kahit na magkano. No? Meron akong exemption. So, yung una, libre pag ikaw ay nasa ospital. So, pag na-ospital ka, lahat ng kailangan mong gamot, painkillers man yan, anti-emetics man yan, ayan man ay antibiotics man o kahit na anong klase ng gamot, dugo man ang kailangan mo, blood transfusion, lahat ng klase ng gamot na iniisip mo, libre yan sa ospital, provided na meron ng ospital. Pero kung wala man, hahanapan ka ng alternative na magagamit para sa iyo kapag ikaw ay may sakit, no? So, pag sinabi nating libre, katulad sa Pilipinas, kung ihahalin tulad natin sa Pilipinas, syempre, sa Pilipinas, kailangan irereseta nila yung gamot, ang doktor isusulat yung gamot, ibibigay sa'yo, tapos bibilhin mo. It's either sa kanilang pharmacy o or sa pharmacy sa labas ng ospital. No, it depends kung saan mo gustong bilhin, kung saan ka makakamura. Dito, kapag ka pinrescribe ng doktor, ang prescription basically is diretso sa system, doon sa ginagamit ng na computer system sa pagbibigay at pag-administer ng mga medications, doon mismo nakalagay ang prescription. So, yung mga prescription na yon, sa trolley, no, may mga tinatawag kami mga trolleys, no, drug trolleys. May mga gamot na dito is specified sa mga pangangailangan ng pasyente. Like for example, sa aking pinagtatrabuhan, ospital, may mga
gamot na pang painkillers, no? Halimbawa ay may paracetamol, codeine, dihydrocodeine, Oramof o yung liquid morphine, na oral o suppositories, anything that is needed to ease, alleviate pain, no, available sa trolley, no. So ang kailangan lang is prescribe ito ng doktor sa system para legal naming ma-administer yung mga gamot. Ikalawa is kapag ka ikaw ay uuwi ng bahay, no, tapos ikay galing ng ospital, kailangan mo ng gamot, kailangan mo ng antibiotics, no, kailangan mong umuwi na may daladalang gamot. Sa ospital mismo, kung meron silang tinatawag na Omnicell, no, ito yung mga parang system na kung saan ay pharmacy na pwede mong kuhanan ng gamot tapos ibibigay sa pasyente, no, iuwi ng pasyente. So yun yung isa sa mga quad, or may tinatawag na yellow prescription. Pag ikaw ay nasa ospital, yung doktor mismo ay magpi-prescribe ng yellow prescription, tapos dadalhin mo ito sa hospital pharmacy, no, at kalimitan ito ay walang bayad, ito ay libre, no. Ngayon, paano naman, like I said, anything that is needed for your treatment in the hospital, they are all free, no. Halimbawa, kailangan mo ng dugo, kailangan mo ng plasma, kailangan mo ng kung ano man isasalin sa iyo, basta kahit na anong kailangan mo, libre yan sa loob ng ospital. Wala kang babayaran kahit na isang using, no, unless otherwise ikaw ay hindi permanent resident ng United Kingdom at wala ka sa registration, wala kang NHS number, then basically you would have to pay for this prescriptions, no, dito sa mga gamot at saka sa lahat ng mga pangangailangan, no. So paano naman at tinatawag na exemption, no, bakit naging exempted? So doon sa mga pasyente na katulad ko na may chronic long term, no, na mga sakit katulad ko, diabetic ako, so dahil chronic yung aking diabetes ay libre yung aking gamot. Tapos libre din ng gamot pagka ikaw ay bata, so from the age of 0, no, up to 16, I think 16, you don't have to pay any prescriptions, no. So lahat ng gamot na pini-prescribe sa iyo from that age, libre lahat, no. So wala kang babayaran. Kahit sa local pharmacy yan, kahit sa labas yan, kahit sa ospital yan, libre lahat ang gamot mo. Libre din ang gamot mo pag ikaw ay over 65 years old o 67 years old, depending kung ano yung iyong retirement age, no. Dito yata ngayon is 67. So 67 in above and above, libre ang iyong prescription. You don't have to pay anything once you are already a pensioner, no. So those are the things. So in between, kapag ikaw ay may trabaho, kailangan mo magbayad. Pero even if you are not on the bracket of 17 years old to 64 years old at wala kang trabaho, ikaw ay disabled o ikaw ay walang opportunity kumita ng pera at hindi ka capable magbayad, then libre din ang gamot, no? Hindi mo din kailangan magbayad kasi merong subsidiary ang gobyerno para dito, no? So bakit nagbabayad at ano, bakit, sino ang mga nagbabayad? So nagbabayad ng prescription dito, it's only 9 pounds 5 pence, no, 905 na. Dati kasi mura lang, 560 nung dumating ako dito, parang 560 lang, 480 nga, actually 480 ang bayad. Through the years tumaas, within 15 years tumaas na siya up to 905. So
bawat isang prescription, like for example, regardless kung magkano man ang presyo ng gamot na binibili mo, ang babayaran mo lang sa isang prescription is 9 pounds and 5 pence. No? So, unlike sa Philippines, ang babayaran mo is kung ano yung presyo ng gamot. No? Unlike in the US, ang babayaran mo is kung ano yung presyo ng gamot o kung ano yung presyo ng item na gagamitin mo. No? So, in here, whether it is 5 pence, 1 pound, 10 pounds, 100 pounds, 200 pounds, kung yun ang presyo ng iyong prescription ng gamot na kailangan mo, you will only pay 9 pounds 5 pence. No? So, standardized ang bayad ng prescription. So, kahit ito ay gamot pang sakit ng ipin o gamot ng pang chemotherapy o pang halimbawa ay kung ano man na mamahaling gamot, ang babayaran mo, parehas lang kayo nung may sakit ng ipin o kung ikaw ay mahal lang gamot na kailangan. 9 pounds lang at saka 5 pence ang babayaran mo. So, sino yung mga nagbabayad? Sino yung mga nagbabayad? Yung mga nagbabayad ay yung mga tao na capable magbayad. Yun yung mga employed na mga tao. Like for example, ang asawa ko ay employed at kumikita ng enough na pera. So, she is not entitled to a free prescription. So, every time na may prescribed na medication sa kanya, she has to go to the pharmacy and she has to pay for it. No. Pero this is only when the GP or the doctor is prescribing it. Right? So, if you are ganun pa rin, if you are confined, if you are admitted to the hospital and you need a medication from the hospital to take home, then those medication will be provided by the hospital for free. No? So, ganun pa rin yun. Malinaw yun. Ikaw lang ay magbabayad ng prescription kung ang iyong general practitioner, yung clinic doctor mo, nag-prescribe sa'yo ng gamot na kailangan mo pang araw-araw. Like for example, kailangan mo ng ang sakit ng ipin. No? Kailangan mong bayaran yung prescription na yun. Ngayon, pag ikaw ay may dalawa, tatlong gamot na kailangan, like for example, ako, meron akong diabetes na gamot. So, may metformin ako. Eh, ngayon, high blood din ako. So, meron akong amlodipine. So, may amlodipine ako, tapos may metformin ako. Dalawang prescription yan. So, kung ikaw ay nagbabayad at you are not entitled to any exemption, then you have to pay 18 pounds for two prescription. Ngayon, dahil nagtitake ako ng apat na gamot, so meron akong metformin, amlodipine, losartan at saka doxazosin. So apat na gamot ang tinitake ko every day. So because of this, they are all four different prescriptions. So ngayon, dahil apat sila, apat na 9 pounds 5 ang babayaran ko. Nakukuha nyo. So, all in all, 9 pounds, 9 pounds, 18 pounds, plus basically another 9 pounds, that would be 18 pounds, 36 pounds I have to pay for monthly prescription na kailangan ko. So, kung hindi ako exempted, kung ako'y nagbabayad, that is actually if I have to take that every month for the rest of my life, malaking pera din, no? Malaking pera din. So yun, mga kaibigan, mga kapatid, no? Libre po ang prescription, pero meron ding hindi libre, no? So una, ulitin ko lang just to summarize, no? Libre ang prescription kapag kay galing sa ospital at na-admit ka, regardless kung anong edad mo, no? Libre ang prescription kung ikaw ay 0 to 16 years old at 65 and above, libre, no? Libre ang prescription pag ikaw ay may exemption card, no? May certificate ka, may exemption certificate. Like for example,
ikaw ay diabetic patient, no, diabetes patient. So may exemption din 'yan. So ang nagbabayad ng prescriptions are those people who are capable of paying, those who are working, like my wife, no. Pero lahat ng gamot na galing ng ospital, if you are going to take them home and the doctor advise you to take them home prior to the discharge of yourself from the hospital will provide for all of them. No, I don't want to go to the argument that na it's not free because people are paying for it. That's a different matter, no. But like I said, if you yourself are asking, do I have to pay this? If you are working full time, and if you are not a single mother and you are not entitled to any benefits, then basically you have to pay your prescription. And at the moment, you are paying per prescription £9.05 every prescription. No. So yun lang mga kapatid, malinaw yun. Maraming salamat sa panonood and hopefully may natutunan kayo sa segment na to. At see you all later on the next video. Subscribe and like this channel and like the notification button as well for you to be notified for the next video. Maraming salamat, God bless, and bye-bye.